tatlo na yung nagklaklak. Ang swerte naman ng ibon nila, lumusot. Yo! Magandang umaga mga ka-ninja, mga kalapatids. Shinobi Pigeon TV, nagbabalik. Welcome back sa aking channel. At araw na naman ng Linggo ngayon. Kaya for today's video ay pupunta tayo kay Mr. Sipag TV para makiabang sa final lap nilang Tawid Dagat South Fan Race. Ang final lap ngayon ay nandoon na sa Lanosa, Surigao del Sur. Let's go! Samaan niyo ako mga ka-ninja. A few moments later. So yun, at nandito na nga tayo kay Mr. Sipag TV para makiabang sa kanilang final lap, Lanosa, Surigao del Sur. At nirelease nga ang mga ibon kaninang 6:10 a.m. at ang 1 to speed dito kay Mr. Sipag ay nasa 9:24 a.m. At iyan ang panahon dito mga ka-ninja kalapatids. Biglang kumulimlim, nag-ulap-ulap sila. At mainit nga. Mainit na kasi yung oras ngayon ay alas 9 na. Bali ilang minuto na lang ay 1 to speed na dito kay Mr. Sipag. Maya maya ay makikipalita tayo kung may nag-clock na. So ayan mga ka-ninja kalapatids. Bali ito ang forecast ni Mr. Sipag TV. Ang loop distance mula dun sa Lanosa, Surigao del Sur papunta dito ay 245 kilometers. Medyo malayo-layo na. Tingnan natin kung hindi pahirapan ang pauwian ngayon at kung kayanin ng mga ibon. Sana hindi masama ang panahon doon. Pero dito, ayan, lumiliwanag na. Diba kanina kumilimlim, ngayon lumabas na yung araw. Ikibalita tayo mamaya mga kalapatids. Ayan mga ka-ninja. Silipin naman natin ang mga pliers dito ni Mr. Sipag. Pasok lang tayo sa loob kasi baka makalabas na natin dito. Ayan, ay meron pala dito ng inakay, isa lang. Bale yung pangdabaw niya dito, ito checkered white PPC, tsaka asa na yung isang dabaw, ito kak siguro yan, pangdabaw din yan. Bali training niya ngayon, Abuyog Leyte. Ah, meron pala dun sa inakay, itim. Ah, yan, dito pala yung isa. Ayan, ang cute-cute nila. Alit manghudo. So, may siyak pa. Awa, di third class na. Awa, sana lang. Awa, din nining abu na yan, o. Ano natin, may siyak pala. Oo. Ang gusto na ni Matoy. Uy, ito kayo, salalagod yan, solo lagod yan. Yan yung mga ka-ninja, yung kulay ng kanyang itim. Kakaiba. O, may mga, may brown na guhit-guhit. Parang checkered. O, kakaiba. Ngayon lang kung nakakita ng kanyang itim. May ano talaga. Baga rail color. Oh, rail color, may pattern. May pattern. Pareho sila, oh, pati yung isa. Kumbaga manok, para kiki. Oo. Baga, ako dyan yung bagang balaw ko manok. Oo, nga muna. Kina? May dagod niya pattern. Oo, niya pattern. Kita, ano sa diri lago niya sin? Adiri duro, adi. Umang hood, adi. Adi, nagurang. Bale, ito kapatid to ng yung dalawang item ko. Full sibling, pati rin ito. Isa. Kapatid ni ano ni Wakwak, nagkikip. Ah, andito si ano, si Puti. Yung grisil, yung white grisil na may bulutong. Nandiyan siya sa labas, siya yung bantay. Yan nyo, ang ganda ng tuta. Anong pangalan nito? XO. XO. Kulay XO, itim tsaka brown, no? Parang kape. Pero ang cute, oh, ang kinis. Ganda ng balahibo, tsaka yung balat. Alarm na mitin. Alarm? Ah, ito pala yung nagigising sa inyo kapag alarm, ano? Alarm, nangangagat na tail. Alas ay. Nangangagat ng paa pag umaga na. What? Kapag 6 a.m. na.
Ang cute-cute naman. Isa lang yan? The only son. Only son lang pala. Sayang, wala na siyang kapatid. Puro kak na po-produce. Orang ano kayo? Puro kak. Isa lang yung hen, yung nanay lang. Dami na nilang aso dito. Na yan, no? Yung kanyang breeder. Kumakain na. Litter yan, no? Litter tsaka stitch. Yan yung mga foundation bird ni Mr. Sipag. Naglilimlim na. Ay, third clutch lang ngayon. Ah, third clutch na yan. May itlog na naman. Naglilimlim. Ano akong kasi first clutch. Tadi nga dudua. Adi na ha, lanosa. Tapos na ako second clutch. Adi dudua nga Dabaw. Bisa-bisa may tira bloodline. Wari pa nawawara ha ako. Wala pang nawawala. Bali, yung ano? Yung dalawang magkasi. Yung naka-entry ngayon ay naantay natin. First clutch ng litter tsaka stitch. Yan, para yung long distance yan. Kahit hanggang Dabaw, babanat yan. Aliliwat pang third clutch pang stockbird ko lang. Derla ka na yung babandit. Stockbird din. Mabuti yung may stock talaga para handa. Para kung kuhan, kung magmulay nga dihan, makamulay ako. Magmulay nga diha south, makamulay kay man la personal band lang. Kumbaga kasi, open banded lang. Oo. Kategory. Kasi wala pa namang release ngayon ng mga derby ring. Wala pa kaya yung sa akin nga din na nakaano lang yun, naka-open band lang din yun. Walang derby ngayon. Hobby pag pinalo siya nang siguro one. Baka August siguro yung release daw ng mga derby ring eh. Mahobya yan na pag pinalo yung derby ring kay it sa na premyo. Yung premyo. Parang malabong natutupad kasi kapag pinapautang yung ring, walang nang konti lang yung babayad. Yun lang yung mahirap. Kaya apektado yung mga nagkaroon. Kasi dito kasi sa amin, uso dito yung utang tapos hindi masyadong na nababayaran o hindi nakakabayad. Pag nawala yung ibo na inutang yung ring, hindi nababayaran. Yun lang. Ang mangyayari, yung sa sacrifice, yung player na nagbayad. Kasi yung premium, yun ang logi. Yung guarantee na premium, parang hindi na nagiging guarantee. Bale, pwede naman yung technique na 100 muna yung ring, tapos yung extra na 50. Nababayaran. 50 sa ring, kaya man, activation na lang. Pag nag-start na yung karera. Para hindi ganun ka mahihirapan yung mga panshir na pag nawawalan sila, hindi mabigat. Sir Sipag, ano nang balita sa clocking ng Lanong Salap? Zero. Zero clocking. Zero clocking pa. Sa oras na 9:18. Dapat meron na magka-clock kasi yung mga first drafter magka-clock na dapat. 9:18 pero wala pang nagka-clock. Pahirapan yung ano ngayon, yung pauwian. Kasi tingnan nyo, nagkumulimlim na doon, nagdilim na. Sana naman, mag-umulan. Sasakit tata yung leg namin nito. Ayan, lumaambon na. At ang ibon namin ay wala pa. Ang oras pala ngayon ay 9:24. Bali, 1-2 speed na. Dito kay Mr. Sipag TV at zero clocking pa rin daw. 167 birds lahat yun. Kasama yung 6 laps. Kasi yung kay Mr. Sipag TV, 5 laps lang. Re-entry. Bali yung price nun ay Android cellphone. O Realme Android. At umaambon na ngayon. Sana lumusot yung dalawang ibon ni Mr. Sipag. Ayan mga kalapatids, mga kaninja, tatanungin natin si Mr. Sipag kung ano ang pinabaon niya para sa final lap ng kanyang dalawang warriors na in-entry. Turbo. Turbo. Victory. Turbo. Victory product pala yan. No? Oo. Bali, anong mga ano niyan na ibibigay sa ibon na lakas? Anti-stress. Anti-stress. Oo. Isang tableta lang. Isa or dalawa pwede. Supply energy din, tapos increase flying potential. Tapos dehydration din. Subok na ba yan sa'yo? Oo, syempre subok na. Dati mo pa yung ginagamit. Oo. Pero ginagamit mo lang yan pag malayo na or malapit pa lang or may ano ka? Mga 100 km gumagamit na ako nito.
Ayos. Pag walang 100 kilometer, wala akong binibigay, patopala. Oo, normal yun eh. Kasi normal lang. Mahirap maggamot ka ng malapit pa lang eh. Oo. Kayang-kaya naman nila yun. Pero ano pa yung iba mong pinabaon bukod sa turbo? Wow, ano yan? Multivitamins minerals. Goto, ano? Goto Cola. Goto Cola. Di ba anong pangalan ito? Ano yan? Tablita o powder? Powder. Na pinapainom? Oo, nilalagay ko sa capsule. Magkano ang isang ano yan? Kalimutan mo kano presyo nito. Ayos. Meron pa bang iba? Sana. Yun lang? Simpleng condition lang. Wala ka na yung tinuturok? Yung bilamil. Hindi mo tayo nagtuturok ngayon kasi malayo na yung ano nila. Yung, sa malapit ito lang ba yun? Pag 150, pwede bilamil. Pwede bilamil, panturok. Pero pag umabot na ng 200 kilometer. Pag umabot ng 200, pansin ko hirap yung ibon sa bilamil. Sa bilamil. Hindi sustain yung ano ng bilamil sa ibon. Palagay ko lang. Yung red seal na yun, red seal ba yun? Lactamino. Muscle builder. Binibigay ko yun sa mga young bird. Ah, sa mga young bird yun. So, pang young bird lang yun. So, bali yun, dalawa lang yun, yung pabaon mo sa mga 200 kilometer na. Dalawa lang yun. Ayos. May nakakuha tayo ng tip. Tapos, patoka rin, siyempre. Oh, bali sa patoka, nagdadagdag ka ba ng carbohydrate, mga ganyan? Sap flour. Importante yan. Yung corn. Wala na, sap lang binibigay. Sap lang. Mas marami yung sap pag malayo na. Pag 200 kilo. Pag wala sap, sunflower. Oo, sunflower. Kano din yun, no? Pang carbohydrates din yun. Para sa matagal nilang lipad. Energy. Depende lang kung anong tibay na ibon mong ibibigay nila sa performance. Oo. Samahan ng konting swerte. Oo, yun nga. Tama. Yun importante. Samahan ng swerte at kondisyon ng ibon. Yun. Baka makadali. Kumbaga tumira. Sana magtamasa naman ng panalo. Saan? Sa TRP, kung merong 5th overall, pasok sana, kasupport lang. Oo nga, no? Sayang. Pero kahit certificate naman lang, 5th overall, pwede. Sana. 5th overall, sayang. Congrats pala sa nakaraan. 5th overall pala yung ibon ni Mr. Sipag nung TRP. Nung nakaraang San Ricardo yun, no? Pero re-entry lang yun. Re-entry. One lang. Lap. Serte yung nanalo nun. Yung nakakuha ng Honda Wave. San Ricardo yun eh. A few minutes later. Karingan internet. 9.44. 9.44 na. 1-1-1. Zero clocking pa. Zero clocking pa. 1-1 ang speed. Time check tayo. 9.58. At zero clocking pa rin sa 167 birds. Total na release sa Lanusa. Surigao del Sur. Wala pa rin nagka-clock. Sana malapit na yung ibon ni Mr. Sipag. Time check 10:33. Zero clocking pa rin. 10:33 na. More moments later. Time check 11:49. At may nag-clock na. Ilan na yung nag-clock? Tulo. Tatlo na yung nag-clock. Asleep. Sino Arki? Tatlo na yung nag-clock. Ang swerte naman ng ibon nila. Lumusot. Ito yung mga bagong nag-clock. Yip-yip Merilo. Pang-apat. Pang-lima. Lagunsod. Tapos pang-anim. EH Loop. Pero butas na. So yun mga karinja kalapatids. Ang oras ngayon ay 12:59. Cut off na si Mr. Sipag TV dito sa kanyang loop. At bali ang nakakapag-clock pa lang ay nasa 6 pa lang ang nakakapag-clock. Good luck ka lang at congrats sa mananalo. Better luck next time. Masama ata yung panahon talaga. Kasi dito nga may timitim doon. Ayan no, mga ibon ni Mr. Sipo. Lalakas kumain ng damo. Kumakain sila ng mga dahon-dahon ng damo. Ganda ng kulay. Slate. So yun, at dito ko na tatapusin ang aking vlog para sa munggong ito. Shoutout sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kalapatids, at bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo na ang subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell
click all. I-like mo na rin at mag-comment ka na rin kung gusto mo magpa-shoutout. Kalinja, happy flying. Bye!